Isang mapagpalang araw na naman nga sa inyo guys. So for today's video guys, mag-aabang lang tayo ng kalapate na niload nga natin noong Biyernes. So ang oras nga natin ngayon na 9:39. So pakita ko sa inyo, ayan 9:39. At ilalagay ko na lang yung forecast nga natin dito sa gilid sa taas para sa ganun makita nyo. So yung speed nga natin 1.3 na pababa sa 9:39. So abang-abang na tayo dahil nga sa tingin ko naman makakauwi ng okay yung speed ng mga ibon nga natin dahil sa okay naman yung panahon. So kaninang maga umuulan dito at medyo nalungkot nga tayo dahil alam naman natin na or alam ko naman na mahina yung mga kalapati nga natin sa smash or sa mga maulan na panahon. So sana yung dadaanan nila ganyan din sana yung panahon katulad nung nasa lugar nga natin na to na maaraw. Para sa ganun, di sila mahirapan. Kasi yung linyada talaga ng ibong ko na yun, nahihirapan sila pagka medyo smash. Basta umaambon, talagang hirap silang umuwi. Pero kung okay naman yung panahon, kung napapanood nyo yung mga video nga natin, basta okay yung panahon, talagang maaga silang umuwi. Laging nasasali sa pooling. So, ipinuling na nga natin si 74. At yun nga, mag-aabang na tayo. So, update ko na lang din kayo dito sa mga ibon nga natin. Ayan. Ay mga pang-south natin, anim lang yung pang-south natin na to. Nagtitipid tayo, hindi na tayo nag-breed ng mga masyado marami. So dati 12-12 ako mag-breed. So ngayon iwas gasto, saka mas okay pa naman yung konti yung sinasali dahil natututukan natin. Talagang naka-focus tayo, no? So makikita natin yung kondisyon nila. Hindi katulad ng marami, talagang mahirap i-condition. Masyadong marami kang tututukan. So, hindi tulad ng konti yung sinasali nga. Talagang tutok na tutok kayo. Alam nyo kung sino yung may sakit, kung sino yung hindi okay yung condition. So, yun lang. Guys, abang-abang na tayo. A few moments later. So ayan, meron tayong isang dumating yung sa kasama natin sa loob. Si Sir Hanshin. So ikaklak lang natin. One eternity later. So may isa na tayo guys, ito. Yung barako natin, yung 74. Pasukin natin. Pasok, pasok, pasok. So ayan, natanggal na yung sticker oh. Napakatagal ng pagitan. Siguro nasa 900 pa speed na to. Durog. So pakita ko sa inyo mamaya, kalak muna natin. So naiklak na nga natin guys. So ito si 74, yung maganda standing natin sa grand pooling. At 940 na lang yung naging speed niyan. Okay pa rin dahil maganda-ganda pa rin naman yung speed dahil pahirapan yung pauwian nga natin. Isa na lang inihintay natin yung kasama nga niya sa loft or yung kaparis niya. Yung kay Sir Hansha naman, yung naunang napakita ko sa inyo, na iklak namin yon 1,055 yung speed. So napakalaki ng diferensya, napakatagal ng oras bago masundan. Talagang nahirapan yung ibon nga natin at ilan pa lang din naman yung nagkaklak. Sa 1,700 na ibon, nasa 300 pa lang yata yung nagkaklak. Talagang pahirapan yung naging race nga natin. Neto. So buti na lang nagklak at maganda-ganda pa rin yung speed. 900 plus pa rin. So salamat pa rin sa itaas dahil binigyan tayo ng magandang speed sa ibon kahit papano. Hindi man ganun kabilis, hindi rin ganun kabagal. So sakto lang yung naging speed nga niya. Maganda naman yung mga una niyang pauwi or una niyang uwi. Magaganda naman yung speed niya. So stress na stress yung ibon. Talagang nahirapan sa lipad. At pansin nyo, payat. Nangayayat to. Talagang walang-walang ano, walang-walang bigat. So sa susunod, medyo malayo. Kaya paghahandaan nga natin, talagang tututukan natin para ihanda yung katawan nga nila sa
pahirap ang lipad sa susunod na lap. So pang fourth lap na nga. So dalawang haggis na lang, makakatapos na tayo. So abang-abang pa tayo sa isa. One eternity later. So yun na nga guys, at pakatop na tayo. Magto 12:30 na. At mukhang hindi na makakauwi yung kapares nga na to. Yung isa natin na live. So sayang naman, in-entry pa naman natin siya ng young bird saka old bird category. At mukhang kinapush yata sa Bigan. Sa mukhang pahirapan yung pauwi natin sa Bigan kasi yung sa parting dagat kasi yun at medyo malulam. So may hina yung ibon nga natin sa ganung panahon. Pero nakakondisyon naman sila kaya kahit pa paano tiwala ako na uuwi. So yung isa lang talaga ang medyo nahirapan. Pero tingin ko naman makakauwi yun pero cut off na. So ito yung isa, naka-recover na kagad. So magto 12:30 na nga ngayon. At mabilis naman tayo magpa-recover ng kalapate. Pamaya-maya na natin ito papakainin. So simula nung umuwi siya, hindi pa natin pinapakain. Inahayaan ko muna na baka kasi mabigla. So talagang nahihirapan sa pauwian nga. Yung kasama natin sa loft na si Sir Hanshen, pang top 21. Tapos itong ibon natin na to, pang 294. Sa 1,700 nga na ibon, ilan lang yung nagpaklak. So ang daming na lagas or ang daming na cut-off sa mga ibon nga na yun. So tayo, at least kahit sa tatlong ibon nga natin, dalawa yung nagpaklak or dalawa yung napaklak natin. Ayan, si 74, saka yung sa kasama natin sa lap na si Sir Hanshen. So sana makabawi na lang to sa mga susunod na lap. Sana tiyagain niya pa. Kahit na tingin natin nahirapan. Medyo magdadagdag tayo ng pagkain na sa araw ng Thursday kasi lumalayo na, talagang pahirapan ay pauwi. Kailangan na natin ng medyo may katawan na ibon. So ganun lang gagawin natin diskarte sa mga susunod na lap. So nag-aabang-abang pa nga rin tayo dun sa isa dahil meron pang mga 2 minuto pa siguro bago tayo makatop. Baka biglang umuwi. Buzzer beater nga ang magiging magiging title natin dito pagka biglang may umuwi. So tingin-tingin tayo sa taas. So wala. Ganda pa naman ang panahon dito, ano? So hindi natin alam kung yung dinaanan ni medyo alanganin kaya talagang nahirapan tayo magpauwi ng ibon. Pero dito okay yung panahon. Sa layo naman kasi na yun, hindi natin alam yung mga dadaanan ng ibon natin kung ano yung nangyari. Pero kung kinapus lang yun, sigurado naman ako na uwi to uwi yung ibon nga natin na yun dahil alam naman natin yung linyada na ginagamit natin. Kahit na malayo, uwi to uwi. So yun naman yung kahalagahan pagka yung linyada na ginagamit mo sa kaygayak mo, medyo tugma na, uwi-tuwi yung ibon. So may habol-habol pa naman kahit na finisher na lang yun, ano? Dahil nga sa pagkaganyang karera kasi, once na mabutasan ka, medyo alangan ng manalo. So super set talaga yung habol natin dun. So ayan, cut-off na nga tayo. So ingat kayo guys, hanggang dito na nga lang yung video natin. At update ko na lang kayo sa mga susunod na laban nga ng kalapati nga natin. Ingat kayo guys, God bless.